Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pa, hinawakan ni Rafael ang kamay ni Carlos na magising ito. Nasa isang pribadong silid ang papa niya, kung saan ito inoobserbahan pa ng mga doktor. Matagumpay naman ang naging operasyon nito, kaya't wala silang dapat na ipag-alala. Pero bilang mga anak ay pareho pa rin silang hindi mapalagay ni Albert, nasalitan sa pagbabantay sa hospital. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa maamong mukha ni Carlos. Ang sabi ng mga doktor ay aabot pa ng 2 buwan bago ito makabalik sa normal na kilos. May masakit ho ba sa inyo, Papa? Marahan naman itong umiling at saka suminyas na okay naman ang pakiramdam nito. Emosyonal siya dahil minsan na siyang nawala ng magulang. Ilang taon din siyang bago nakawala sa sakit at pangungulila sa ina. Hindi niya gustong danasin iyon sa ngayon. Mahal niya si Carlos, kung paano niya minahal ang mama niya. Hinahanap kayong lagi ni Carla. Ang sabi ko'y uuwi na kayo doon sa isang araw. Kwento niya sa papa niya. Kaya magpalakas kayo, dahil tiyak na mauubos na ang lakas ninyo sa mga apo nyo. Papasyal tayo sa Baguio o kaya sa Japan, para makapunta ang mga bata sa Disneyland. Sir, iti-check ko lang ho ang vital sign ni Sir Carlos. Wika ng nurse na pumasok kaya tumayo siya para bigyan ito ng spasyo. Dumating naman si Albert na papalit niya sa kanya sa pagbabantay. Kumusta ang papa? Tanong nito na nakatingin sa ama na kinukuha na ng blood pressure ng nurse. Mabuti naman daw ang kalagayan niya at wala silang nakikitang problema sa naging operasyon ni papa. Baka sa makalawa ay pwede na siyang iuwi para sa bahay nilang magpalakas. Hindi ba delikado? Baka mas makakabuti sa kanya kung dito muna. Dahil anumang oras ay narito ang mga nurse. Ang payo ng mga doktor ay mas makakabuti sa kanya sa bahay. Dahil maiinip lang siya dito. Mas makakalangha pa siya ng sariwang hangin. At pwedeng mapaaraw sa umaga. Nag-aalala ako sa kalagayan niya. Paano kung matumba siya ulit? Paano kung sa bahay magkaroon ng komplikasyon? Tinapik niya ang balikat ni Albert na doble ang pag-alala sa kanya. Kung hindi ka panatag na walang magmamonitor ng blood pressure niya, ay kukuha tayo ng nurse pasamantala. Okay ba yun sa'yo? Baka kasi gusto na rin umuwi ng papa dahil namimiss na niya ang mga apo niya. Isa pa, mas maraming sakit dito na pwedeng makahawa sa kanya dahil mahina pa ang resistensya niya. Natatakot ako, Rafael. He is fine, Albert. Pagbibigay naman niya ng lakas ng loob sa kapatid. Nung unang itinakbo sa hospital ang papa nila, ay napaiyak pa ito habang nakasilip sa salamin noong nasa ICU si Carlos. Dahil nanganganib ang buhay nito. Siya man ay gustong manghina ng mga panahon na yon. Pero sumasabay sa damdamin niya ang pag-alala sa kapatid na parang bibigay din ang mga oras na iyon. Paano tayo makakasiguro? Pareho tayo nag-aalala. Sa ngayon, iisa lang ang narealize ko. Walang kasiguraduhan ang buhay. Kaya sulitin natin ang bawat araw na kasama natin ang mga mahal natin sa buhay. At hindi rin tayo dapat magpatalo sa nararamdaman natin lungkot. He is strong, Albert. Maniwala kay Papa. Sandali itong tumahimik habang pareho silang nakatanaw kay Carlos, na ngayon ay pumikit na para magpahinga ulit. Sumandal si Albert sa dingding na tila ba nahahapurin. Laylay ang balikat at tila kaibigat pa rin ang pasanin nito. Kung nagkataon na hanggang ngayon ay pinaiiral ko pa rin ang pride ko sa inyong dalawa ni Papa, baka wala na akong mukhang ihaharap sa kanya. Sa palagay mo ba may pakialam si Papa?
Isang pilit ng ngiti ang pinakawala niya. Ano man ang ipinakita mo sa kanya, ang alam lang niya ay mahal ka niya. Magulang na rin tayo ngayon, Albert. We love our children no matter what they do. That love we have them will never change anymore until the end of our lives. Pero bilang anak ay masakit sa akin, Rafael. He had shown me kindness regardless of the pain I inflicted upon him. Na kahit minsan, hindi niya ibanalik sa anumang paraan ang sakit na yun. At kailan lang ako nagsimulang makabawi sa kanya. Kaya masakit. Emotional pa rin wika nito. Hindi ko alam. Dahil ang alam ko lang, labis-labis ang tuwa ni Papa tuwing babanggitin niya ang pangalan mo. Kahit noon pa man, I may be his pillar and his strength, but you are his pride and joy. Sa ilang sandali ay wala nang namutawing salita mula kay Albert. Dumating din ang doktor para personal na kumustahin ang papa nila. Doon na lang nakumbinsi ni Albert na iuwi ang ama sa mansyon para doon tuluyang magpahinga. Okay lang ba bumalik kami pansamantala ni Almira sa mansyon? Gusto ko makasama si Papa araw-araw at makumusta anumang oras pagkagaling ko sa bukid. Why do you have to ask me that? Alalahanin mong hindihin natin ang Papa ang bahay na yon at mananatiling hati ang karapatan natin. Kaya lang naman kami sa mansyon nakatira dahil walang kasama si Papa roon. Hindi ko gustong isipin niya na porkat nakabuo na ako ng pamilya, iiwan ko na siya. Iyon ang hindi ko gustong maramdaman niya. Ang mag-isa na lang siya sa buhay. Dahil pareho na tayong may kanya-kanyang buhay. Thanks, Kuya. Pumayag na rin naman sa Almira na bumalik kami pansamantala sa mansyon. Kapag pwede na ulit magtagal si Papa sa labas, kahit gumawa tayo ng schedule niya, 3 araw siya sa bahay ko, 4 araw siya sa mansyon. No problem, bro. Maganda nga yun dahil mas mapapalapit din ang mga bata kapag palagi magkakasama. Hindi ko rin masyadong maaasahan si Cassandra sa pagbabantay kay Papa dahil hindi pa nakakapanganak. Maganda nga ang suggestion mo na kumuha tayo ng nurse para mas mamonitor ang vital sign niya at mas mabigyan siya ng attention medical. Kahit paano ay lumiwanag naman ang mukha ni Albert dahil sa pagpayag niyang lilipat ang mga ito pansamantala. Pabalik sa mansyon at ang pagpayag niya rin sa kukuhaning nurse nito. Magandang nurse ba yung sinasabi mong yan? Biro nito na ikinatawa nilang pareho. Matandang nurse ang kukunin natin dahil alam natin kung gaano kasilawsa ang mga asawa natin. O kaya lumba-lumba na halos hindi na mabuhat ang katawan. Tawa pa rin ang tawa si Albert. Hindi naman silawsa si Cassandra, Albert. Subok niya ako sa Maynila. Kapag si Almira lang talaga ang problema natin kapag sexing nurse ang makuha natin. Hanggang ngayon ba selosa pa rin ang asawa mo? Siyempre naman. Gwapo yata ang napaw ng asawa niya. Hindi lang gwapo kung hindi simpatiko pa. Kaya ka napapalaya sa bahay eh. Baka lalong atakihin si Papa sa inyo kapag umandar na naman ang kaselosa ng asawa mo. Nagbibiro lang ako, Rafael. Takot ko lang na magalit ang asawa ko. Masyado na kaming maraming pinagdaanan ni Almira para dagdagan ko pa ang mga sakit na idinulot ko sa kanya dati. And besides, I promise Papa na magiging mabuti ako. Hindi ko gustong sirain ang pangakong yun sa kanya. Kapatid nga kita. Madamdamin niyang tinapik ang balikat ng kapatid. You are my role model now, remember? Mas mahihigitan mo pa ako, Albert. Don't ever doubt you can. Oras na, Rafael. Umuwi ka na sa mansyon. Dahil hindi man si Cassandra ang naghahanap sa'yo, ay si Carla naman. Nagpaalam naman siya sandali kay Carlos. Kahit nakapikit ito bago tuluyang iniwan si Albert sa ospital para magbantay. Makaraan ang 3 taon. Nasaan na bang anak mo? Maya-maya lang ay darating na ang mga bisita. Tanong ni Rafael sa asawa habang abala si Cassandra sa paghahanda ng susuotin ng mga anak. Ipagdiriwang sa gabing iyon ang 83rd kaarawan ni Carlos Sullivan.
Marami silang inibitahan ni Albert ng mga kaibigan nito at mga tauhan sa asyenda. Tiyak na matutuwa ang papa nila dahil mahilig si Carlos sa malaking pagtitipon at masayang kwentuhan, kasama ang matatagal ng kaibigan ng pamilya nila. Pinatawag ko na kay Manang. Gumaya ka na rin dahil tiyak na ikaw ang haharap sa mga bisita. Habang naghahanda pa si Papa, sina Albert nandiyan na ba? Kadarating din lang dahil hinihintay pa sa Uncle Freddy. Nanggaling pa sa check-up sa bayan ang mag-asawang Albert at Almira para ipatingin ang matanda. Dahil wala raw ganang kumain nitong mga nakarang araw. Katulad ng papa nila, nasa 80 na rin ang biyena ni Albert ngayon. Tinungo ni Rafael ang balkonahe at tinanaw ang magandang setup ng garden na talagang pinagkagastusan nila magkapatid bilang pasasalamat sa ama. Taon-taon naman ay naghahanda sila ng ganito. At tuwing sasapit ang kaarawan ni Carlos, ay humahalo sa galak sa dibdib niya ang lungkot. Habang lumalakad ang panahon, ay nababawasan ang panahong maaari niyang makasama ang ama. 13 taon na ang nakakalipas nang maoperahan si Carlos sa puso na nalagpasan naman niya at ngayon ay nakakaikot na sa bukid sa umaga gamit ang golf cart. Ngayong malalaki na ang kambal, ay ito na ang kasama ni Carlos na naglilibot. Dahil mas maaga siyang umaalis sa umaga, iyon nga lang, sa halip na si Red ang sumasama sa lolo at magdadrive, ay si Carla na halos ituring ng ama, ang papa niya. Naniniwala siyang kaya lalong humahaba ang buhay ni Carlos ay dahil sa kaisa-isang anak nila ni Cassandra na babae. Nadagdagan pa ang anak nila ni Cassandra sa pagdaan ng 13 taon. Sa ngayon ay nasa edad 16 na ang kambal. 13 naman si Calex at 11 naman ang bunso nilang si Rendell. Si Albert at Almira naman ay may 3 anak na sina Alfonso, Andrew at Amanda, nakaisa-isa ring babae at bunso pa. Gayunman kahit lumaki sa karangyaan ang mga bata, siniguro nilang marunong ang mga ito sa simpleng gawaing bahay at marunong ding makisama sa mga tauhan sa asyenda. Hi Ma! Napalingon siya na marinig ang tinig ni Carla na pumasok ng silid. Naningkit naman ang mga mata niya na makitang nakamena skirt at tank top lang ang kita ang pusod kahit hindi itaas ang kamay nito. At ano yung suot mo, Carla? Pa? Gusto magprotesta naman ni Carla. Uso to ngayon. Hindi mo ba nakikita ang trending fashion ngayon? Kung nasa Paris fashion show ka, fine. O kaya 10 taon ka pa lang. Hindi rin ako makikialam sa suot mo. But you're already 16 for pity's sake. Bumalik ka sa silid mo at magbihis. Ma, humingi pa ng saklolo ang anak sa ina nito. Pero alam ni Cassandra kapag hindi siya patitinag. At sa mga panahong ganito, hinahayaan siya ng asawa sa pagdidisiplina sa mga anak. You should ask your mother how to dress properly, like a fine young lady. Wala akong problema kung sumusunod ka sa fashion, anak. But make sure those men out there would give you respect and you deserve. Hindi mo gustong makasuntok ang papa mo sa gitna ng party mamaya kapag nakita kong may magtangka na hawakan ka sa baywang mo dahil nakadisplay yan. Umikot naman ang mata ni Carla sa kanakasimangot na lubambas ng silid. Natatawa naman siyang hinarap ni Cassandra. Napakahigpit mo sa anak mong yun, Rafael. Bakit hindi mo nalang hayaan sa gusto niya? Walang magtatangka na bastusin siya dahil pamamahay natin ito. Tulad ng sinabi ko sa'yo, she's already 16, love. Napakaganda naman ang anak mo, kaya't lalo siyang pagpapiyestahan ng mga mata ng mga lalaking bisita. At sa tingin mo ba hahayaan niyang may mambastos sa kanya? She is a martial arts expert. I know, but still, it is important to dress properly. Hindi sa lahat ng oras ay makakaharap niya ang matinong lalaki. Baka panlaban man siya sa magtatangka sa kanya. Gulo pa rin ang kahantungan nun. Hindi na sumagot si Cassandra dahil hindi rin naman nagbabago ang desisyon niya kay Carla. He would protect his children every way he can. Totoo ngang magaling sa martial arts si Carla dahil nainganyo ito nang malaman na si Sanhia
ay black belter noong kabataan nito. Mula nang maitayo ang Aguas Distillery Corporation sa La Union, 7 taon na ang nakakaraan, ay naging malapit din si Carla at sa niya na sadyang magiliw pa rin sa anak niya. Pero bukod sa mabait talaga ang pamilya Alonte, alam niya kung bakit malapit ang anak niyang babae sa kapartner nila sa negosyo. Malaki ang pagkakagusto ni Carla sa anak na panganay nina Bernard at Sania. Wala namang problema sa kanya kung magkagusto ang anak dahil talaga namang gwapo ang isang yon. Pero sa palagay niya, walang gusto si Leon sa anak niya kung hindi kaibigan lang. And Carla is too young to pursue a man who doesn't like her. Bukod sa hindi niya gustong sumusobra ang pagpapansin ng anak niya kay Leon, hindi pa alam pakibagaya ni Carla kapag nasusungitan ito ni Leon na wala pa yata sa isip ang pagkakaroon ng kasintahan. Leon is 23 years old at ang isang kinatatakutan niya ay ang pag-uugali ni Carla na nagsusungit kapag hindi nasusunod ang gusto. Hindi nila pinalaki sa layo ang mga anak nila. Pero si Carlos naman ang paninagbibigay ng luho sa mga ito, lalo na sa pinakapaborito nitong apo. Kailan lang nga ay narinig niyang nagpapabili pa ng anak ang sports car sa lolo nito, pagsapit ng 17 kaarawan nito. Iba na kasi ang panahon natin sa panahon nila ngayon. Katwiran naman ni Cassandra bagamat sumang-ayon na kanina pa sa desisyon niya. Pero mas agresibo rin ang mga kabataan ngayon, love. Nasaan ang mga damit na iginayak mo at iyon ang ipasuot mo? Gumaya ka na rin dahil dalawa tayong haharap sa mga bisita. Mabilis namang tumalima si Cassandra habang siya ay bumaba para silipin ang kalagayan ng ama. Pagpasok niya sa silid nito, ay nakabihis na ito at handa na ring lumabas. Happy birthday, Papa! Madamdamin niyang niyakap ang ama at dinama ang init ng katawan nito. Kulubot na ang balat at puti na ang buhok nito. Kay bilis talaga ng panahon. Thank you, Rafael. Hindi niyo talaga pinalagpas ni Albert ang araw na ito para hindi pagkagastusan. Biro nito, pero alam niyang masaya ang matanda dahil makikita na naman ito ang mga kaibigan na hindi nakikita dahil hindi na ito nakakalabas sa asyenda. Maliban na lang kapag kailangan itong dalhin sa doktor para sa regular check-up nito. Ito ang pinakamasayang araw sa buong taon bukod sa Pasko. Handa na ba kayong humarap sa mga bisita? Marahan itong tumango bagamat naluluha. Kapag wala na ako'y huwag kayong malulungkot kapag sumapit ang ganitong araw. Kung maaari ay ganito pa rin dapat ang kasayahan. Papa, nagsisikip ang dibdib niya sa emosyong nakikita sa ama. You still live 10 to 20 years more. Sana nga. Gusto kong may ihatid akong apo kahit isa lang sa altar. Papa, napalitan ng ngiti ang naluluha nilang mga mata. Hindi ko gustong isipin na mag-aasawa na ang mga anak ko. Mga baby ko pa sila. Isang mahinang halakhak ang pinakawala ni Carlos habang nakatitig sa kanya. Ganyan rin ako sa inyo ni Albert noong una. Pero nang tumuntong kayo sa 30 at hindi pa nag-aasawa, ay nababahala na ako. Hindi mo gustong tumanda sila mag-isa sa buhay, Rafael. Sa kanahon natin pag-usapan niyang Papa. Kapag ngayon ay kukulo lang ang dugo ko. Magtapos muna sila ng pag-aaral bago nila isipin ang ligaw-ligaw na yan. Parang hindi ka dumaan sa pagkabata. Naiiling na wika ni Carlos na inakay na niya palabas ng silid. Sa hardin sila tumuloy at tumanaw lang sa mga abalang tauhan. Masaya akong marami akong babaunin matatamis na alaala sa kabilang buhay, Rafael. Kapag nakikita ko kung gaano kasaya ang pamilya niyo ni Albert, ay napapanatag ako. Paiiyakin mo na naman ako, Papa. Huwag ka magsalita ng kung ano-ano dahil kayaan niyo pang mag-asawa. Nag-imbita ako ng mga kadalagahan. Mamili kayo kung sino ang gusto niyong i-date sa susunod na linggo. Isang malakas na tawa naman ang pinakawala ni Carlos. Caregiver na ang kailangan ko, Rafael. Tuwing umaga'y sumasakit na ang mga tuhod ko at sa tingin ko'y wala nang papatol sa akin dahil naipamahagi ko na sa inyong dalawa ni Albert ang mga ari-arian ko.
Kung ganun ay hindi nyo na kailangan ng caregiver, Lolo. Ako na mag-aalaga sa inyo kapag hindi na kayo makatayo. Sumulpot mula sa likod si Carla na naka-leather skirt pa rin pero abot na sa tuhod. Naka-boots at nakatakin ng puting t-shirt. Tiyak niyang pagkakaguluhan pa rin ng mga kabinataan ang anak niya mamaya. That's my girl. Inakbayan niya ang anak na sumimangot pa rin sa kanya. Pero tinawanan lang niya ito. Ang paborito kong apo. Madamdamin namang nakatitig ang ama sa anak niya. Hayaan mo sa susunod na buwan at bibilhin ko ang sports car na pinabibili mo. Fine, papa. Uwi ka naman niya bilang pagsang-ayon kahit labag sa loob niya. Hindi niya lang gustong bigyan ng sama ng loob si Carlos kapag kumontras niya sa desisyon nito. Papayag ako sa isang kondisyon. Lolo, oh, si papa. Agad kumuha ng simpatya ang lolo nito kay Carla, pero hindi siya nagpaawat. Dito ka lang sa asyenda magdadrive. You don't have driver's license. Kapag gusto mong i-display sa labas ang sports car mo, ay ako ang magdadrive. Well, that's your father's condition, princess. Kailangan nating sumunod sa papa mo. Kumindat si Carlo sa anak niya at nagkasundo naman kaagad ang dalawa. Sa tingin pa lang, isang malalim na hininga na lang ang pinakawalan niya.